Hi everyone! Welcome back po muli sa aking channel. And for today's vlog, magluluto po muli tayo ng isa pang recipe. So, I hope samahan niyo po ako guys sa aking pagluluto. So, gagamit po ako dito ng chicken breast and hahatiin lamang po natin ito sa bite sizes pieces. Ayan guys, after natin mahiwa, imamarinate po natin siya. So, maglalagay po ako dito ng 1 tablespoon of soy sauce, 1 tablespoon of light sauce, and 1 tablespoon of oyster sauce. Saka po, maglalagay din po ako dito ng 1/2 teaspoon of garlic powder. And then 1 egg, and then ground black pepper, saka po natin haluin para mag-combine po lahat. And then maglalagay din po ako dito ng 1 cup of all-purpose flour. And then, halu-haluin lamang po natin ito para mag-combine po ang ating mixture. At pagkatapos po, iseset aside po natin ito and imamarinate po natin ito for at least 1 hour. Ayan guys, so habang minamarinate po natin ito, i-prepare po natin ang sauce na ating gagamitin. So, gagamit po ako dito ng juice ng pineapple. And then, maglalagay din po ako dito ng 1.5 tablespoon of ketchup. And 1 tablespoon of sweet chili sauce. And then 1 tablespoon of vinegar, 1 tablespoon of sugar. Saka po natin ito mix. And then maglalagay din po ako dito ng konting paminta. Ayan, saka po natin imimix ito and then pagkatapos, saka natin ito i-set aside para gagamitin po natin mamaya sa ating pagluluto. So ngayon, ito po yung mga ibang ingredients natin gagamitin. So gagamit po ako dito ng red bell pepper. Ito lamang pong red bell pepper ang available sa akin. So ito lamang po ang gagamitin ko. So kung meron din po kayong green bell pepper, pwede rin po kayong gumamit. Or kung anong kulay ng bell pepper ang gamitin nyo, pwede rin po. So, hindi ko po siya ginamit lahat ng bell pepper. So, kalahati lang yung nagamit ko. And then, gagamitin po ako dito ng medium size of red onion. Pero, pwede din po kayong gumamit dito ng yellow onion or white onion. And then, gagamitin po ako dito ng 5 to 8 cloves of garlic. And then, i-chop lamang po natin ito. Or kung nasa sa inyo po, kung anong hiwa ang gusto nyo po. Ayan guys, so after nating mahiwa lahat ang ating ingredients, umpisan natin ang pagluluto. So, nagpainit ako dito ng mantika and atin pong ipriprito muna ang ating marinated chicken hanggang sa ito ay mag-brown. So, ayan guys, kung napanood nyo po yung video ko hanggang dito, at kung bago po kayo sa aking channel at hindi pa po nakasubscribe, pwede po kayong magsubscribe sa aking channel, Jensy Files Channel,
and click the bell button below for any upcoming updates of my video. And guys, and kung may questions po kayo or suggestions, pwede po kayong mag-iwan ng comments sa baba. Ayan. And kung nagustuhan din ninyo ang aking video, please give me a thumbs up. And also, please do share our cooking vlogs for today. Ayan. Ayan, so i-fry din po natin ang second batch ng ating chicken. And ganun din po ang process hanggang sa mag-brown po ito ng konti. Ayan guys, so gusto ko lamang po kayong i-shoutout lahat ng nanonood ng aking video for today. Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat, saan mang panig po kayo ng mundo na nanonood ng aking videos. Ayan, so pagkatapos ng mag-brown, ay i-take out natin ito. And pagkatapos, i-double fry po natin para mag-crispy po siya. Ayan. So, ito po yung first batch nating prinito kanina. So, yun po yung unang i-prito po muli natin. So, ayun guys, okay na ang ating chicken. So, iti-take out muna natin siya. And sa panibagong pan, maglalagay po ako dito ng 1 tablespoon of cooking oil. And atin pong igigisa muna ang ating sibuyas. Ah, bawang pala. Unahin muna natin igisa ang ating bawang. Ayan, saka natin isunod ang ating sibuyas. Saka natin ilagay ang ating red bell pepper. Saka gagamit din ako dito ng green chili. Ayan, gisahin lamang po natin ito ng 1 to 2 minutes. Saka natin ilagay ang 1 can of pineapple chunk. And ngayon, ilalagay na natin ang sauce na ating ginawa kanina. And then, saka natin ito haluin. And, i-continue lamang po natin ang ating pagluto for another 2 to 3 minutes. Ayan, so after 3 minutes, ito na siya, kumukulo na siya.
Ayan. Saka natin ngayon ilagay ang ating fried chicken. Ayan. And then haluhaluin lamang po natin ito para ma-mix po lahat ang ating ingredients, and itutuloy po natin ang ating paggisa for another 5 minutes para ma-absorb po ng chicken ang ating sauce. So, ito na guys. So, after 5 minutes, ito na po, luto na ang ating sweet and sour chicken or ang stir fried chicken. So, ayan guys. So, thank you so much guys sa inyong panonood, and I hope nagustuhan nyo po guys. And gusto ko lamang po magpasalamat sa lahat ng aking mga subscribers, sa lahat ng mga Team Sweno officials na bumubuo ng team. Thank you so much guys sa inyong mga suporta sa aming mga channel, sa aming mga videos. Ayan guys, maraming salamat po sa inyong lahat guys, and I hope to see you guys on my next vlog. Thank you, bye bye.